Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ko, Preacher Bob Pomansano. At tayo po muna magkaisa po dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. O po, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya sa po ng dalangin ng taong nilang isang aming minamahal at ginagalan ng Pastor Evangelista, Willie Armenta, and Papa O God. Misa pa kami nagkupo, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutwina, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumaba. Imihin ang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamikukulang pagsalansan sa mga kalooban. Patawar mong bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po, maglaga ng matama sa lahat sa aking bibigdalo ng Espiritu Halapala at simpleng kabanaan na maintindihan ay inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved webcast viewers. Ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang. Lang na kawai, damo sa pindas at dansan ang belief cast out from them and bind the power of darkness on all Lords, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal sa Kristo. Ako nagit sa lahat. Ako nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Willie Armenta. The time problem of God, we love you so much, Pamela Pastor, and we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Lin Salmeta, Blood Mama Dear. Greeting as well to all the beloved children, the whole Armenta family, as lahat po ng ating minamahal, mga kapatid, mga kapamanggawa, mga bisitahan dito ngayon, maging sa lahat po ng ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kanilang mga anak, Amen, praise God. Sa lahat po natin iniibig na mga kapatiran, buong mundo na kantamay sa ating pong banal gawain, magandang hapon po and welcome to the Pamela of God. Amen, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos na buhay. Mga iniibig, our dearest Jesus during His earthly ministry was crusading. He was crusading and He was doing good. Iniibig ko. At siya po ay nagkukusa may inibig ko at talaga naman pong nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman sa lahat ng mga tumatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. At ito po ay patuloy na ipinagpapatuloy ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating minamahal at ginagana ng Pastor Evangelista Will Armenta, beloved Robert San Pastor Lin Armenta, the whole Armenta family, yung pong banal na gawain na iniwan ng ating mahal na Panginoon, Amen, praise God, na tayo po ay nagpapatuloy na upang mga tao po makalapit sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung ating mababasa dito po sa from the Gospel of St. Matthew, chapter 9, verse 35, kanin lamang po. The book of Matthew, chapter 9, verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinangangaral ng ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay and God bless your word. God bless you mga kapatid. Amen, praise God. Kung ating iisipin, mga inibig, kung ating dakilang Diyos na buhay, ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao, mga inibig ko, bilang si Jesus Kristo, mga inibig ko, during His earthly ministry, siya po ay nagkukrusada, mga inibig ko. Pumapasok sa mga nayon, sa mga sinagoga, sa mga bayan, at nagpapagaling ng mga sari-saring mga karamdaman, maging mga inaalihan ng mga demonyo, ito po ay pinagagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, Amen, praise God. Siya ay naglalakad, pumapasok, may inibig ko, sa mga bayan-bayan. Upang ang mga tao po ay makapagbalik loob, upang makapagsisi, may inibig ko. May marami siyang pinagaling ng mga karamdaman at maging yung mga inaalihan ng mga demonyo, kanyang pinagagaling, may inibig ko. At sa lahat ng sumasampalataya sa kanya, ay nagkaroon po nagpag-asa sa kanilang buhay, may inibig ko. Kaya't sa lahat ng ating mga iniibig ng mga kapatiran, lahat po tayo, ay inuutusan ng ating mahal na Panginoon. Kung ating isipin, ngayon po ay February 8, 11 days to go, may inibig ko.
ating pong isasagawa ang malaking kusada. At the same time, ating pong celebration ng ating pong 48 years anniversary. May inibig ko, signs, wonders, and miracles sa patuloy na ibinubuhos ng ating malapanon sa gawain ito, may inibig ko. At dito walang exempted, may inibig ko. Lahat tayo inaatas ng malapanon at dito magagamit natin yung ating pong mga magagaling na magandang gadget natin. Makakahayo tayo kahit na sa ibang bansang ating mga unsaved loved ones. Sa pamamagitan ng mga patutuo ng mga pinagpala natin, mga kapatid dito, yung mga pinagpala, binagong lubos ng ating dagang subuhay, pinagaling ang mga sarisaring makaramdaman, may inibig ko. At huwag po tayong mag-alala, may inibig ko, pag tayo po ay humahayo, sapagkat ang ating pong pinakamamahal na panahon ay laging nasa sa atin, lagi tayong sinasamahan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, ang gagawin mo lamang, lumakad ka, humayo ka, ibuka mo ang bibig mo, ang mahal na Panginoon ang magbibigay ng mga sasalitain mo, may inibig ko. At sa ating paghayo, ating tintiyakin, kung paano ating dagalan sa buhay bago sa nagkrusada, may inibig ko, siya po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, may inibig ko. Kaya sa lahat po ng mga humahayo, yung mga sasama sa mga sounding, may inibig ko, maglaan po tayo ng mga pag-ayuno. At alam ko na marami ng mga kapatira na nakahanda na mag-sumama sa ating sounding, may inibig ko, at talagang nakapag-ayuno sila ng mga 5 days, may 10 days pang iba, may inibig ko. Yan po ay pagpapala na kung saan ito po ay sa ating paghayo. Ito po ay ating magagamit, may inibig ko. Kaya huwag po tayong mag-alala, may inibig. Kung ang yung ating po mga sasabihin, kung ano po yung ating lalabas sa ating mga bibig, sapagkat meron tayong Diyos na inaasahan, may inibig ko. Kung paano dito si Propeta Moses, may inibig ko, na kung saan ay inutusan ng ating mga Panginoon. Bagamat siya po isang magaling na prinsipe sa Egypt, may inibig ko, pero siya po ay mahihain, may inibig ko. Kaya atin mo nang basahin po dito po sa from the book of Exodus, chapter 4, verse 10. Kaya nilaman po. From the book of the Exodus, chapter 4, verse 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. God bless you, Mr. God. Dito po sa aklat ng Exodus Kapitulo 4, ang talata ay Jis. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit, mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So ito po ang kalalagayan dati ni Propeta Moses, may inibig ko, nang po siya'y tawagin ng ating dakilang Diyos na buhay. Bagamat isang magaling na prinsipe sa Egypt, may inibig ko, subali siya po ay hindi eloquent speaker. Mahina po siya magsalita. Siya may mahiyain, may inibig ko. At sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon sa kanya, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag? Di ba akong Panginoon? Ngayon yumaong ka at aking ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. O kaya wala pala tayong dapat ipag-alala, may inibig ko. Na tayo po lahat dito, mga inibig, ay inuutusan ng mahal na Panginoon na ipagsabi ang dakilang kabutihan ng Diyos na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, merong isang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, merong Diyos na nagbabago ng buhay, na nagpapala, may inibig ko. Merong Diyos na ikaw ay dadalhin siya kalangitan, may inibig ko. Kaya kung ano po yung na-experience ni Propeta Moses, may inibig ko, ayan po yung na-experience din halos natin lahat, may inibig ko. Ang katunayan niya, bang lingkod na ako po'y baguhan, ay nandun yung aking disyon na sumama, subalit ako'y mahiyain, may inibig. Subalit sa aking pagsama, may inibig ko, ay nagpuri muna kami ng mahabang purihan dito, may inibig ko. Ilang oras kami nagpuri, at nung kami po'y bumunta na sa aming mga pupuntahan, may inibig, ay doon, talagang sasamahan ka talaga ng ating mahal na Panginoon. Pag ikaw po'y nagpapatutuo na kung ano yung mga dakilang himala na ginawa ng Diyos sa gawain ito, ipatutuo mo na lahat, maging yung mga patutuo na nangyari sa iyong buhay, kung paano ko dito binago, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung aking mga nahiwanan ng mga panahon na may inibig ko maging sa Cebu City, ay hindi ko alam na yung palang lugar ng mga, sa mga vendor doon na nakikinda ng mga prutas, may inibig ko, meron pa ng isang lalaki doon na grabe ang sakit, talagang yung inaapoy ng grabing lagnat,
mga inibig ko. At nung nabahaginan ko yung mga loved ones niya, mga inibig ko, at sabi niya, totoo ba talagang gawain niyo? Ito yung aking anak ko, nagdidelir, hindi ko alam kung mabubuhay pa ito. Oh? At sa madaling salita, pinatanggap po namin, pinagsisi, pinatanggap sa ating pinakamalapanoon. At nung ito aming mailiyan sa punan dalang, at yung minamahat, ginagang pastor, mga inibig ko, hindi pa ako nakakaalis sa lugar na yun. Tuwang-tuwa yung anak niya, sapagkat right from that moment, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, dadalo kami sa gawain niyo, totoo pala talagang gawain niyo, sabi ng mga kababayan natin sa Cebu, mga inibig ko. Kaya grabe magpala ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya panghawakan lamang po natin yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Yung kung kaligtasan na sa atin ay huwag nating ito'y itatago, ibahagi natin sa ating inibig ng mga kababayan. Napakinggan natin mga nagpatuto kanina. Sa kanilang pagdaan doon sa Luneta, mga inibig ko, sila po'y nasave. Hanggang ngayon, that was 1984. O, dalawa yung nagpatuto kanina na nasave doon sa Luneta, mga inibig ko. Kaya nga napakaganda yung lugar na yun sapagkat marami pong mga dumadaan niya ng mga namamasyal. Actually, noong mga panahon na ilang taon na nakakalipas, mga inibig ko, habang nagpa-practice ang ating mga beloved choir sa kanilang mga papuring awitin, mga inibig ko, yung ating mga kababayan nandun na mga bystander na nanunood at mga singers, mga inibig ko, naahipo sila ating mga panahon, umiyak sila, nagpa-baptismo sila ng araw na yun. So, ganyan magpala ang ating dakilang Diyos na buhay. E, masyobisano, kailangan natin alalahanin na tayo po'y inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong paa, meron tayong mga kamay, mga inibigo. Tayo'y humayo, mga inibigo. Yung mga iba naman ginagamit sa mga pinansyal, mga inibig. Yung iba sa mga minyal, mga inibigo. Pero lahat po tayo, huwag tayong pupunta doon na hindi po tayo mayroong baong ayuno. Sapagkat hindi natin alam ang mangyayari. Sapagkat nakita lang natin nakarang araw lang, mga inibigo, sa parte ng Turkey at saka sa Syria, mga inibigo, ilang libo na ang namamatay sa malakas na lindol na yung manig doon, mga inibigo. Oh? Isipin niyo po yan, mga inibig. At dito sa ating bansa, merong warning ang peoples, and that is anytime now. A very strong earthquake will strike the Philippines, 8.9 ang sabi nila noong una. Ngayon, ginireduce nila ng 7.2, mga inibigo. Pero yung destruction, ganun pa rin, mga inibigo. Kaya sa ating pagpunta rin, hindi natin alam. Kaya maging maaga po tayo, maging, katulad ang sinasabi ating minamahal na pastor na tayo po laging maging handa sa tutuin na, mga inibig ko. Sa ating pag-aayuno, tayo rin ang pagpapalain natin na kinanjo sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kung hindi natin kaya ng diretso, pwede tayo mag-tumulus fasting, mga inibig ko. Mag-break ka na lamang, alas 6 ng hapon, mga inibig ko. O, tapos kinabukas na ulit. Pero kung kaya mo, inibig ko, mas maganda kasi kung makapagtuloy-tuloy tayo sapagkat yan po yung napakaganda, mga inibig ko, kapangyarihan na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Pero sabi dito sa Mateo 17:8, mga inibig ko, tayo inuutusan lahat. Ang sabi po rito? Kaya hindi po? The book of Matthew chapter 10 verses 7 and 8. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, receive free. Mateo kapitulo 10, versikulo 7 at 8. At samantalang ay naglalakang ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng may mga sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap niyong walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Amen! Palakpak mo ang pinakamalabay. Basta yung praise the Lord! So sa akin nabanggit kanina na mag-ayun ng mga kapatiran sa mga baguhan, mga inibig ko, exempted po kayo rito. Baka mamaya sabihin, mahirap mag-ayun, hindi ko makakain, hindi ko makakain po, dadalo sa inyo. Exempted po kayo. Pero kung nais yung pagpalain ng ating malaman, kung nais yung subukan, sapagkat meron akong mga kapatiran na mga nahayunan dati, mga inibig ko na dumalo sila, right from that moment, hindi na sila kumain buong maghapon na yun, inabot pa nga tayo ng gabi sa Amoranto noon. May inibig ko, sabi niya, ang maganda pala. Oh? Kaya, nasa sa inyo po yan, pero kung nais yung pagpalain ng malaman noon, sundin niyo po ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay at lalo kayong pagpapalain. Kaya sabi dito, may inibig ko, na tayo po ay inatasan. Ah, tayo po'y, sabi dito, samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangal kayo ng mga sasabi ang karan ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga sakit, magpabaho kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggapin yung walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.
Kaya kami na nauna po rito na tinanggap namin itong walang bayad. Kaya ito po ay ibinabahagi sa lahat ng ating mga nakakausap. Maging sa ating mga unsaved lovers, mga inibig ko. Kung maaari, mga inibig ko, pag meron kang kausap na hindi pa nakakilala sa ating mga napanoon, find time na isingit mo, ipasok mo ang ebanghelyo ng kaligtasan at sila'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na panahon. Amen, praise God. Kaya nga dito mga imikong mga himala na natin nabanggit dito mga imikong ito po'y nangyayari sa panalagamang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa mga kursada doon sa Quirino Grand San Luneta Park, Manila, mga inibig ko, marami doon ang mga pinagaling na mga bulag, nakakita, mga duling, mga inibig ko, mga isang member ng ating beloved Finance Generation Choir, grabe yung pagkaduling niya, mga inibig ko. Pero nung umakit siya doon, mga inibig ko, sa sumampalataya ng nailihan sa ating minamahalaga na pastor, mga inibig ko, nagtama na yung kanyang mata, mga inibig ko, palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami dito inaalihan ng mga demonyo, pinagaling ng ating dagang sa buhay. Maging yung mga namatay. Dalawang anak na ating beloved brother, Saldi Morata. Dito sa Wawa Dam, nag-swimming, hindi naman marunong magsipaglangoy yung mga bata. Isinama ng mga unsaved ones, mga inibig ko, nalunod yung dalawang bata. Patay. Ilang oras na, tinakbo sa hospital, mga inibig ko. Ang sabi naman ng mga doktor doon, wala na po yan, patay na po yan. Kasi ilang oras na nag-bloated na yung kanilang katawan, may inibig ko. Subalit yung ating mga kapatid, hindi nawalan ng pag-asa. Sabi niya, ipakikita ko, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo. Ako yung manalangin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Nanalangin doon sa loob ng kwarto na doon yung dalawang anak niyang patay. Umiyak siya, nagsisi sa ating pinakamalapanoon. At kanyang itong nirebuke sa punong dala ating manalang pastor, demonyo ng kapatayan, lumais ka sa aking dalawa anak sa pangalan ni Jesus. Tatlong beses niyang sinigaw yung rebuke ng pag-alay siya ng demonyo ng kapatayan, may inibigo. Maya-maya, may inibigo. Biglang gumalaw yung dalawang anak niya. Binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga binata na yung mga batang ito. Kaya sino hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, may inibigo. Kaya inibig, minsan sa ating pong paghayo, ay hindi naman lahat ay tumatanggap. Minsan nakakaranas tayo ng tayo po'y tinatanggihan, inaalimura pa minsan, pero wag po tayong magdamdam, sabi ng banal na kasulatan, mga inibigo. Nang sabi nga po dito sa From the Gospel of St. Matthew chapter 10, verse 14, ang sabi po rito, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when you depart out of the house of or city, shake off the dust of your feet. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni Dominic, sa inyong mga panalita, pag alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay pagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. So wala naman pala tayong dapat ikabahala, mga inibig ko. Pag ayaw tanggapin, edi, umalis ka rin, ipagpag muli yung paa mo, mga inibig ko, para hindi ka makasama dun, makarami dun sa kanilang mga salot na nakakamtin, mga inibig ko. Kaya, ang atin lamang po, ipahayag natin ang dakilang kabutihan natin, mga inibig ko. At lagi natin nalahanin, tayo po'y binigyan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be the enemy insert you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Luke 10:19 and 20. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya nun dapat mo ikatakot, kapatid. Erbasyo Pesalo! Kaya nga dito, may inibig ko, ay dito galit na galit ang kawan ng Diyos sa atin sapagkat marami tayong nahadlangan, may inibig ko, yung mga papatungo sa kapahamakan, may inibig ko. Kaya ano ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat nating gawin upang yung iniwang pagkursada ng ating mahal na Panginoon na ipinagpatuloy ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay patuloy natin may sasagawa hanggang sa kanyang nalalapit na pagkabalik. Ano po sabi dito sa Mark chapter 16 verses 15 up to 18, kanina lamang po. From the Gospel of St. Mark, chapter 16, verses 15 up to 18. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. God bless you po. Hello.
Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 16, ang talata ay 15, tuloy ang basa hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. 18. At sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay sa anumang paraan, ay hindi makakaasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Purihin po ang ating pinakamamalawang. Palakpakan muna natin dakilan niya sa buhay. Rasyo Bersolo! So ito po ang pinagkagawa ng ating dakilan sa buhay. Lahat tayo ay inaatasan ng ating mahal na Panginoon. Lahat pa tayo humayo, may inibig ko. Magagamit natin ang ating mga magagandang mga gadgets, may inibig ko, ating mga laptops na yan. Ipahayag natin ang mga dakilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Mga patutuon natin, ipatutuon natin sa kanila na meron Diyos na umiibig sila, meron Diyos na nagbabago, meron Diyos na nagpapala, meron Diyos na nagpapagaling ng mga sarisari, mga karamdaman, may inibig ko. At ang sabi sa mga baguhan, kinakailan mong sumampalataya at mabaptismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal po. Sapagkat pag hindi ka sumampalataya, hindi ka nabaptismuhan, nag-aantay ang kapahamakan sa inyo, may inibig ko. Kaya mas maganda na ikaw'y sumampalataya at nagabin mo ang baptismo sa pangalan ng ating pinakamamahal po noon. At dito, may inibig ko, ay binigyan tayo ng kapangyarihan na magpatong ng kami sa mga may sakit, ay gagaling. Pag sila'y sumampalataya, sila'y gagaling, may inibig ko. Kaya tayo, lahat tayo na mga anak ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating kapangyarihan, huwag nating itago. Tayo mismo, pag meron tayong naramdaman, ilihas natin ating mga sarili, mga inibig ko. Magsisi ka lamang. Ah, magsisi ka lang tapos puso, tanggapin mo ikaw nagkasala, mga inibig ko. Pag ikaw nagpuri sa ating mahal na Panginoon at inilihas mo yung sarili mo, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Kaya mga inibig ko, yung kapangyarihan nato, ito po'y ating gamitin, mga inibig. Pag ikaw'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yan ay pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Sapagkat sa gawang ito, ibinuhos ang ating mahal na Panginoon ang mga graming signs, wonders, and miracles na dito lamang po yan nangyayari sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat dito meron totoong pastor, meron totoong propeta ng Diyos na nalalangin araw-gabi mga inibig ko na nagpipray na mahabang pag-ayuno upang ikaw tayo lahat kung bakit tayo naging matagumpay anumang kinalagyan natin ngayon dahil merong isang propeta ng Diyos na nalangin sa bawat sa atin. Palakpakan po ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga, may inibig ko, lagi nating alalahanin, pag ang isang masama, ay isang tao ay makapagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Pagbalik loob natin, may inibig ko, ay dito natutuwa ang mahal na Panginoon sapagkat imbes na mapunta sa kapahamakan yung tao, ay ating nahadlahan, may inibig ko. Kaya nga, sabi po dito sa, from the Gospel of James chapter 5, verse 19 and 20, brethren, if any of you do err from the truth and one convert him, let him know that the which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nalilis sa katotohanan at siya'y papagbalikin loob ng sinuman, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito galit na galit ang Diablo sa mga anak ng Diyos. Sapagkat nahahadlangan natin yung mga taong patungo na sa kapahamakan ay pag naidadala natin sa gawa natin mahal na Panginoon, may inibig ko ay tuwan-tuwa ang mahal na Panginoon. Ang akawin naman ng Diyos ay galit na galit, may inibig ko. Pero kailanman hindi siya magkatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Kaya pag nabagawa natin lahat ng mga bagay nito, may inibig ko. May pangako ang ating dakilan sa buhay. Anong pangako natin mahal na Panginoon? Dito po sa last verse, 1 Peter 5:4. Maganda na po mga awit, manunugtog. First book of Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Diyos po siya po. Unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 4.
At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos, minibig ko. Paglating lagi natin ipinapahayag ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating nag-iisang pastor, Empress God, ating dakilang Diyos sa buhay, Empress God. Pagkakamit tayo ng crown of glory, minibig ko. At kailanman hindi liko ang Diyos upang hindi niya limutin yung mga ginawa natin mabuti sa kanyang mga pangalan, lagi nitong alalahanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang ikaw ay humahayo, nagdadala ka ng maraming kadulo sa paanan ng Diyos, mainibig ko. Ang putong mo, mainibig ko, dumadami yan. Itong patong yan, mainibig ko. Oh? Kaya pinagpala yung mga kapatid natin na masisibagasig na humahayo, mainibig ko. Pero kinakailangan lahat po tayo humayo. Ano at magsabing praise the Lord? Yung loved ones po natin, mga kapitbahay natin, huwag na tayong lumayo sa ating lugar. Yung mga kapitbahay natin, hayuan natin sila, mga inibig ko. Sila ating ibahagi yung kabutihan ng ating mga napanunan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay merong totoong Diyos at merong totoong pastor ng ating mga kaluwa. At tayo magpasalamat ng lubos sapagkat ang ating minuhang pastor at beloved servers ang pastor Lisa Medhol and the family ginamit sa ating makaligtasan, mga inibig ko. Kaya nga sa nalalapit naman po na 48 years anniversary natin, minibig, huwag natin kalimutan magdala ng regalo para sa propeta ng Diyos. Because you cannot love without giving, minibig ko. Magbigay tayo, minibig ko, kung paano yung mga wala sa katuhanan, nagpiprepare sila, nagbibigay sila para doon sa kanilang kaligtasan, pero wala namang makaligtasan talaga. Pero tayo dito, sigurado yung kaligtasan natin at ito'y ating tinatamasa. Amen. Palakpakan mo ating dekinan sa buhay. Everybody, praise the Lord. Kaya tayo po lahat ay tumayo, minibig ko. Kaya ang ating mga napanong, during his earthly ministry, siya po ay nagkukusada, humahayo. Pumapasok sa mga bayan, sa mga sinagoga, ipinapahayag ang kapangyarihan at yung pinakamahal Panginoon. Saya sa ating inibig ng mga baguhan, ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap, hindi sa araw ng bukas, ngayon po, tanggapin niyo ating mga napanong upang yung aping mga naranasan ng mga pagkapala ay inyo rin po maranasan. Plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Habang tayo po umawit, awitin po natin ang papuring awiting ito at habang ako minibigay po magkataon, sa aking bilabit ko, Preacher Brother Joel Mansell. Ang Diyos ay nagmamahal. Patuloy po ang aming panyaya sa ating mga live webcast viewers, ating mga bisita. Inanya po namin kayo upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nalalayo sa kanya, nawawali. Bakit hindi mo subukan? Ngayon sa kanya'y lumapit siya sa'yo. Imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit kang pangalim na Diyos. Wala imposible.
sa Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakapalad po natin lahat ng tinawag at pinili sa gawain na ito. Yung mga kaganapan ngayon, hindi natin alalahanin yan dahil merong Diyos na mag-iingat sa atin, mga minamahal ko. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay. Ililigtas ka sa lahat ng kapahamakan. Yay, 100%. Kung ikaw ay lubos na sasampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Nakikita po natin ang matinding kaganapan. Ang dami pong namamatay. Tumatawag, Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi sila iniligtas ng ating dakilang Diyos. Naririnig niyo po ang mga buhay na patotoo rito. Pag tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandun yung tapat na pagsisisi. Pag sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kahit anumang intensity ng earthquake, pag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga armas, mga nakakalasong bagay,
lahat na pagsamasamahin mo ang kasamaang nagaganap ngayon, ang ibinibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, yung tiyak na kaligtasan. Kaya dito, hindi tayo umiiyak sa iyak ng kapighatian o kalungkutan dahil sa mga nagaganap na kasamaan. Umiiyak tayo sa kagalakan dahil narito tayo, tinawag tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayon po sa ating napag-aralan, ang gagawin na lang po natin, tayo'y tapat na maglilingkod at tayo'y gamitin sa kaligtasan ng marami pa. Kaya sa mga oras na ito, sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos dahil siya mismo ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain. Kung isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, tanggapin nyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kung ano pong narinig nyo mga partoo, kayo din hindi mapipigilan. Magpapatotoo kayo na ang Diyos ay totoong nagmahal ng lubos sa inyo. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya ang nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng marami pang tao sa buong mundo. Nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa, yung pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo lahat ng iyong mga kasalanan at hindi mo na kailanman babalikan pa kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagka ikaw pala ay nabautismoan, inilubog sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, tiyak po ang pagpapatawad ng iyong kasalanan, kalakip ang pagpapagaling ng iyong mga karamdaman, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, sigurado ka pa sa buhay na walang hanggan. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa iyo. Sa sayo ang banal na Espiritu, kaya gaano man kalaki ang problema sa mundong ito, gaano man kataas ang intensity ng mga earthquake at kaganapan ngayon, tinitiyak natin katulad ni Haring David kung paano niya ibinuwal mga minamahal ko si Goliath. Meron kasi siyang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at yan ay sasayo. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay babautismuhan ka ng kanyang banal na espiritu. Ito'y tatak na ikaw ngay anak ng Diyos. Tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Kayo po yumuko, pumikit at magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sumunod kayo sa panalangin ito. Hallelujah. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan
at hugasan mo po ako ng yung banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. O pumapagpala naming Ama, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin, ang aming minamahal at iginagalang na malapastor, Evangelista Wildy Almeda, yung end time prophet, narito po kami, taos puso nagpapasalamat sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sa ampun ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang yung mga kamay. Dalawa na po ang naisagawa, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una po at pangalawa, kayo nakapagsisina sa inyong mga kasalanan. Upang lubos na mapatawad po kayo, ikatlong reglamento, after po ng closing prayer, kayo po'y magpabautismo sa pangalan ni Jesus at tinitiyak natin lubos-lubos ang pangalan nyo na kasulat sa aklat ng buhay. Magpatuloy po kayo. At isang at the right time, ang mahal na Panginoon magbabautismuhan kayo ng kanyang banal na Espiritu. At tayong lahat ay gagamitin. Ihayag natin, ipatotoo natin, i-invite natin ang ating mga mahal sa buhay dahil nakasiguro ko na sa buhay na wala hanggan pa po yung loved ones mo. Try to invite them. Lahat ng unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man, testify the goodness of our loving God. Purihin ang ating dakilang Diyos habang tayo nag-aantay ng kanyang nalalapit na pagbabalik, pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat, espiritual. Yan po ay makakamtan ng bawat isa. Pagpalayon po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you all. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan, ating prayer request. Hallelujah. Narito po ang ating beloved ordained preacher, beloved ordained preacher Rob Blanco para po sa prayer for the sick. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Tayo po man ng mahal ay magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan sa ating mahalapin. Magsisi po muna tayo, mga minamahal. Dakila po namin Diyos na magpunayan sa lahat, amang banal, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming gagalang-galang na malpastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, you and time prophet, kami po ay nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sa mga kami nasusubungan sa aming pagkukulang, mga pagkakasala, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handas, dakilang araw na yung pagbabalik, at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakaraming pang maligtas na mga kaluluwa, lalo na po ng aming mahal sa buhay. Kayo po kaming ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Lubos aming pasasalamat, dakilang pasasalamat, tinamalay po namin si mahal. Nagkalob ka ng totoo mong propeta, amin na maginagalang mahal pastor, beloved mama, di beloved children, mahal na Panginoon, upang pangalagaan kami, ipangaral ng nag-isang ipanggaling kaligtasan, ang pagpapagalan ng magulang sa mahal na Panginoon. Amin tinatamasa ngayon lahat na mapagpapala mo at katiyakan sa buhay na walang hanggan, malapay noon ang kalakasan, maabang buhay namin, magkinigal, malapastor, all will be children, malapay noon, upang patuloy na papalagan at nag-iisang ebanghelyo, buong katotohanan, lakip ang kapangyarihan, malapay sa buong daigdig, o Diyos, bago kang magbabalik, ilubos mo namin, pinasalamatan sa iyo, malapay noon. Thank you so much, Mr. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, malapay noon. Namin na mahal, ilihans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. At isipin po natin at may kagalang-galang mga pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang naglihans po sa ating mga loved ones at sa lahat ng ating mga kapatid. I-cast out po natin lahat ng masamang spirit, karamdaman, problema, o bisyo. Mamila, banggitin niyo lamang po anong uring karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS,
AIDS, homosexual, lesbianism, murder problems, financial problems, unbelief and doubts, carnal demons, victory, pride, lust, covetousness, materialism, ang kahinang, mabalik, kasaw, in Jesus' name, be healed, be blessed, problems are stop right now, in Jesus' name, sa pangalan Jesus, Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal, Panginoon na mahal. Magpasalamat tayo, Panginoon na mahal, sapagat lahat ng ating mga kahilingan tinugunan ng ating mahal, Panginoon, sa magitan ng makapangyarihang panalangin na totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Banggitin po natin, Panginoon na mahal, galing po sa ating mga puso, pagpupuri na more than a million times sa ating mahal, Panginoon, pagbanggit ang Hallelujah, Praise the Lord, sabay lukso. Tatlong beses, Panginoon na mahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal, Panginoon. God bless you po, minang mahal. Praise the Lord. At tayo po yung naman tatako sa ating po announcements for our beloved or the preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, minang preacher, minang mahal, Ralph. Glory to God. At mga naman, para po sa ating po mga mahalag announcement po, bago po ang ating pong panalangin sa pagkatapos, sa pamagitan po natin ang beloved brother UFMEO, my beloved co-preacher po, sa lahat-lahat po ng ating minamalang may init, mga pinagpalang ating minamalang kapatiran, at sa mga bagong po, sa inyo po minamalang mga officers po namin, at sa inyo po sa mga bagong webcast viewers po, sa lahat-lahat po ng mga tagapanood po natin, mga ating po mga banalagawin po Miyerkules, Biyernes sa tingo po sa mga araw na at muli po ito po darating na Biyernes, mga minamahal. Huwag niyo pong kiligtaan. Tayo po yung magkikita. Kitang muli, mga minamahal. Ito po darating na Biyernes, 1 p.m. po hanggang 6 p.m. po. Ganun rin po ang same time din po ang ating pong Wednesday service po, 1 p.m. to 6 p.m. po. At sa darating po na Linggo, maghapon po tayo, mga minamahal. Mas marami po mga buhay na patuto at yung mapapakinggan, amen? At mas marami rin po mga papuring awitin at yung mapapakinggan dala ng iba't ibang grupo na mga amang awit. Higit sa lahat, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Every Sunday po, Sunday maghapon po from 10 o'clock in the morning up to 5 in the afternoon po. Inyo po ang patuloy po na subaybayan, mga naman. At yung live streaming, we're being watched through FB page, JMCAM Central. Live stream also through our YouTube channel po. Yan po ay JM Sam TV, mga mga. Wednesdays, Fridays, and Sundays. And come February 19, mga mga. Everyone, everybody is invited po sa Carino Grandson, the Leonetto Park, mga mga. Yan po ay sa Pebrero 19. Araw din po yan ng Linggo yan. Pumunta po kayo diyan upang kayo po ay lalong pagpalain, mga mga. Kahabagan at biyaan natin the Kilan Diyos sa ating 40th Church Anniversary, February 19. Yan po ay 19 po ng kasalukuyang buwan po ng Pebrero sa Carino Grandson, the Leonetto Park. Ang ating po ang TV program, meron po tayong TV program, ang Jesus Miracle Crusade. It's being telecast every Saturday in the evening po, Sabado ng gabi, ang Jesus Miracle Crusade sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 minutes. 1.5 hour ang tiyabang TV program sa Channel 4 at ang Jesus Miracle. Ano mga naman? At meron po tayong radio program. Yung pong subaybayan, pakinggan natin po radio program ang Jesus Miracle Hour. Yan po yung gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po yan sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi sa 15:30 po sa DCME Radio Uno, 15:30, 15:30 kilohertz sa AM band po yun. At inyo rin po nga, you can also visit our website www.jmcam.org at maaari po kayong tumawag mga na for prayer and counseling. Please dial 8372-9194 and 8375-1148 mga. Yan po yung nakabukas po sa loob po ng 24 oras. At ang ito po ang JMCM bank account nyo. Huwag nyo pong kaligtaan, mga naman. You can send your vows, pledges, and tithes and offerings po sa ito pong JMCM bank account. Ang pangalan po niyan ay ang buong pangalan na ito pong manalagawin, Jesus Miracle Crusade International Ministry o Jesus Miracle Crusade or the acronym JMCM or JMC na sa database po yan ng Banco de Oro. Banco de Oro, favorite runs po, mga naman. Savings account number 3900023902685777. Aba, minamay karde po natin na anunsyo po sa mga gusto po maging concessionaire po para sa darating nating 40th Church Anniversary po sa Luneta Park. Mga minalo ay pwede na po kayo nga, pwede na po kayo magpunta po sa ating pong sisters information area at kayo po makapag-fill up po. Makapag-fill up po kayo ng application form sa mga nagdanais po maging concessionaire this coming
ati pong 48th anniversary po sa Luneta Park, mga minamahal. Atin po ang sa pagkatapos po natin, bago ko po ibigay sa ating mahal na Brother Eufemio, mga minamahal, ay akin na po ang inianihan ang bawat sa po. Tumbayo na po tayo, mga minamahal. Kindly po, tumbayo na po tayo. At narito ating minamahal na kapatid, Brother Eufemio, mga minamahal ko, preacher po, sa panguna sa panalangin sa ating po pagkatapos. Puri ang mahal na Panginoon, Diyalbis po, bilabilod, preacher, bilabilod, rekno, kalarkawon. Tayo po ay sama-sama malangit sa pagkitapos. Dakila mapagpalang mga banal na makapangrehis halat na mahal na Panginoon. Sa unang panalangin namin kagalang-galang na bilibid pastor, bilibid na time prophet o loving God. Kami mahal na Panginoon kakaisin na pupurit na papasalamat sa mahal na Panginoon. Sa tagumpay na yung balagawain, mahal na Panginoon. Sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat sa mahal sa paglangis mo sa pagkakasugto ng balagawain, mahal na Panginoon. Gitsel. Sa iyong bala na salita din ng mga haral, mahal na Panginoon. At matamis mo bala na presensya na ipinadamo sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon sa aming pag-iwalay-walay sa apong ito. Kami gabayan mo, lukuban mo kami na yung dakilang kapangyarihan. Magkarating kami na muhalatid sa kami sa kanya-kanyang mga tahanan, mahal na Panginoon sa pag-iingat mo. Mahal na Panginoon, hallelujah, maging sumaysakyan. Ingatan mo din sila, mahal na Panginoon, hallelujah, maging grasa kapamakan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, mga kapatiran, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, maging sa mga webcast bureau, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat hanggang sa iyong pagbabalik sa matamis at pagpapahalan ni Jesus. Amen. God bless mo na kapatid. God bless po mga namahal at mag-ingat po ang bawat sa. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga namahal mga kapatid. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Not all our webcast viewers, we love you all, but unless Jesus loves you more. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can't see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I sweet home.